from aggregate, sabi niya, ha ha ha, pagano nga Christmas eh, masyado ka namang halata. Pagano daw ang Christmas? Okay, pagano daw ang Christmas? Tanungin natin si ChatGPT kung pagano ba ang Christmas? Oh, yeah, tanungin si ChatGPT, ha? Okay, ChatGPT, totoo ba na mga pagano ay nagse-celebrate ng Christmas? Pakinggan niya, anong sabi ni ChatGPT? Hindi! Yan, hindi! Ikaw talaga, sinungaling ka talaga, aggregate. Ikaw, kung magsisinungaling ka, huwag naman pahalata. Palibasa kasi, yung relihiyon ninyo, walang ibang tinuturo, puro lang kasinungalingan. Ah, masayang ko ha? Nasi-celebrate ba ang mga pagano ng Christmas? Sagot ni ChatGPT, hindi. Ang mga sinaunang pagano ay hindi nagdiriwang ng Christmas. Bakit? Ang Christmas sa sarili nitong kahulugan ay isang Kristiyanong pagdiriwang na eksklusibong itinatag upang gunitain ang kapanganakan ni Jesus. Sinungaling ka talaga, aggregate? Ha? Andito din ba sa aggregate sa bahay ko ba dyan? Nakikisaw-saw din. Oh, sinungaling. Ano sinaselebrate ng pagano? Bagamat may mga pagdiriwang ang mga pagano sa panahon ng Disyembre, tulad ng Saturnalia at Winter Solstice, ang mga ito ay ganap na hiwalay at walang kinalaman sa Kristiyanong kahulugan ng Christmas. Sinungaling ka talaga. Ha? Kung anumang o kung anumang relihiyon ka, kitang-kitang kasinungalingan mo. Bakit? Dokumentado to. Ang mga pagdiriwang na yon ay para sa kanilang mga Diyos at natural na pinomena, hindi bilang paggunita sa pagsilang ni Kristo. Sinungaling ka talaga, aggregate. Okay, at ibigay kay Brother Wendell. Brother Wendell! Okay. Yun ang mga yun ang sinabi natin na vegan influence fallacy ng mga anti-Catholic. Oh. Pero kung tandaan natin, gumagamit kasi sila ng mga aklat aklat Katoliko pero pinag-chap-chap. Kaya mag-ingat sa pag-chap-chap sa mga aklat para palitawin na ang ating selebrasyon ay nang galing sa pagano na selebrasyon. Ano yung aklat? Paboritong-paborito nila yan, no? Na gamitin. Huwag kalimutan. Itong aklat na ito, mga kapatid, pakita ko ha, pero pinag-chap-chap ito nila. Okay? Ito, pakita ko sa inyo. Ito. Handbook of Christian Faith and Customs, page 61. Francis Wisher, isang paring Katoliko. Ito ang ginagamit nila. The Church of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian, 275, had celebrated the feast, peace yan, of the Sun God, Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25 was called the birthday of the sun, and the great pagan religious celebration of the Mithras cult were held all throughout the empire. Yun ang ginagamit nila. At yun ang sinusunod ng mga karamihan. Oh. Dahil nabasa sa mga ministro na nasa naturang aklat Katoliko, eh sabihin nilang, oh, di po ba? Kunin ko muna ha, ang aklat. Ito, sandali. Kunin ko muna ha. Yan, sana kung magsisinungaling, yun naman sanang aktong hindi mabubuking. Tandaan ninyo ha, may ChatGPT na ngayon. Ito na, aklat. Paboritong-paborito nila ito,
na ginagamit, no? Christian Fest and Customs. Lumang-lumang aklat. Oh, kaya nga kami sa National Office, yung mga ginagamit nilang aklat, hinahanap talaga namin. At meron pa kami mga bagong na nakarating ngayon na mga aklat dahil nakakita tayo sa online. No? Ito. Ano po ba? Oh, tingnan ninyo ha. Paano nila chap-chap? Pakita natin ang page na ginagamit nila. Ito po ang makita ninyo. Siguro mabasa ninyo dyan. Ito ang binasa nila. The choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian 275, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25 was called the birthday of the sun, and the great pagan religious celebrations of the Mithras cult were held all through the empire. Ayan. Pinutol na nila. Pinutol nila. Ang iniwasan nila dyan, eto, makita niyo ba ang huling bahagi? May iniwasan sila. However, eto pa, dagdag pa nila. The popes seem to have chosen December 25 precisely for the purpose of inspiring the people to turn from the worship of the material sun to the adoration of Christ the Lord. Yon. Pero may karugtong dito na iniwasan nila. Nakita nyo ba yung however? However, the Christians of those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals. One nawala. Balibandel. Signal yan. Oh, signal nga ito. Kasi yun, na-block out. na-block out yung ano niya? Nandyan pa yung ano niya, yung block out eh. Ah, brown out to brown out. Mm. Okay. So, yun na, kitang-kita naman doon na aware pala ang mga sinauna na meron palang dalawang festival na sineselebrate sa isang araw. Hindi ito celebration ng pagano na dahan-dahang binago ginawang Kristiyano. Mali. Ayon doon sa binasa ni Brother Wendell, sa isang araw may dalawang festival. One pagan and one Christian. O yan ha. Yes, and the next time, magsisinungaling. Yun naman sana hindi halata. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the